Pumasok nga po ang Los Angeles Lakers sa lugar ng Disney World bilang nangungunang koponan sa standings ng Western Conference kahit man nawalan sila ng isang mahalagang piyesa sa katauhan na Avery Bradley. Kaya walang ibang dapat gawin ng kanilang coaching staff kundi ang i-adjust muli ang kanilang rotation sa pag-uumpisa ng mga laro. Ngunit ngayong kakakumpleto pala nga po mga idol ng kanilang mga manlalaro, nakaharap na naman nga po sila sa isang matinding problema. Sa isa na naman panibagong problema matapos ilabas ang balitang nadali nga daw si Rajon Rondo. Ano nga ba kayang mangyayari sa kanya at sa mismong lineup ng Los Angeles Lakers? Makakakuha pa rin nga ba ang kanilang kuponan ng kapalit nito? At ang huli naman mga idol ay pwede pa rin nga ba siyang palitan ni Mario Chalmers sa kanyang pwesto sa Lakers ayon sa balita? Yan nga po ang mga katanungan nating sasagutin ngayon dito sa ating bagong video. Tara! Samahan niyo ko mga idol. Ayun nga po sa naunang naiulat ng ESPN, ibinalita nga po nila sa publiko na nadali nga daw po ang kanang kamay ng Los Angeles Lakers guard na si Rajon Rondo habang nag-iensayo ang kanilang buong koponan. Makailang minuto rin nga po ang lumipas at nagbigay na rin ng official statement ang mismong Lakers na ayun nga po sa kanila ay nadali nga daw po talaga ang kanang hinlalaki sa kamay ni Rajon Rondo. Aasahan rin nga daw po na mawawala muna ito sa team sa mga susunod na araw mula 6 hanggang sa 8 linggo. Hindi na nga po bago para sa kanya ang madali ang parte ng kanyang kamay dahil ilang beses na nga po itong nangyari sa kanya dati pa. Sa hindi nga po dyan nakakaalam, si Rondo nga po sana ay nag-average ngayong season ng mahigit sa 7.1 points, 5 assists at 3 rebounds per game sa kanyang 48 appearance sa koponan. Parati na rin nga po sanang present ang kanyang presensya sa loob ng court bilang parte ng Lakers sa mga mahalagang minuto ng kanilang mga laro dahil malaki nga po talaga ang tiwala ng kanyang head coach sa kanyang veteran leadership at playmaking ability. Madali nga po nating masasabi na malaking kawalan si Rajon Rondo para sa Lakers, pero wala nga po tayong magagawa dyan. Ang magagawa na lang nga po natin ay pag-aangin ang kalooban ng mga fans dyan ng Los Angeles Lakers at bigyan sila ng kaunting pag-asa. Kaya pag-usapan na lang nga po natin ngayon ang katanungan kung makakaya pa nga bang makabalik ni Rajon Rondo sa lineup ng Lakers ngayong season sa Orlando. Kung pagbabasehan nga po natin mga idol ang inihayag na timeline ng Lakers para kay Rondo na 6 to 8 weeks na pagkawala nito, magandang balita nga po ang lumabas dahil maaari pa nga po siyang makabalik at makahabol sa team sa darating na una o pangalawang linggo ng buwan ng Setyembre. Sa oras nga pong yan ay ipinunto natin na siguradong ginaganap na ang mga laro ng Los Angeles Lakers sa NBA playoffs. Subalit, kahit man nga po malakas ang tsansang makakahabol pa rin si Rondo, dagdag na naman nga po muli ito sa mga puproblemahin pa ng kanilang prangkisa. Ayon rin nga po sa nakalap nating impormasyon mga idol, dahil nga po sa pagkawala ni Rajon Rondo, mas mabibigyan nga po ng mas maraming playing time sa guard position sina Alex Caruso at Quinn Cook. Pwede rin nga po dito ang kanilang dalawang bagong players, especially si Dion Waiters. Sa ibang usapin naman tayo mga idol, patungkol pa rin sa balita kay Rajon Rondo. Marami nga po tayong nakikita mga katanungan kung pwede pa nga bang kumuha ang Los Angeles Lakers gayong nawalan ulit sila ng panibagong mga manlalaro. Siyempre, pinagbasihan nga po natin mga idol dito ang katanungan na ito mula sa dating nailabas na balita na pinapayagan na nga po ng liga ang lahat ng kanilang makupunan na kumuha ng bagong manlalaro sakaling mawalan sila ng player sa kanilang lineup habang nasa loob ng Disney World. Mas umingay at pinag-usapan pa nga po ito nang mag-post rin ang dating teammates ni LeBron James na si Mario Chalmers sa kanyang social media account ng isang pahayag na ngayong nangangailangan nga po ang Lakers ng isang point guard. Naariyan lang nga po siya naghihintay at handang maglaro anytime. Pero lilinawin ko lang muna mga idol, ang usapan nga pong yan ay dahil sa kasalukuyan ayon sa nailabas na pahayag ng mga eksperto, pinagbabawal na nga po
pinagbabawal na ng NBA na palitan si Rajon Rondo once na magdesisyon ang Lakers na i-waive ang kontrata nito. Ang mga papayagan lang nga pong makupunan na kumuha ng bago ay yung mga nawalan ng mga manlalaro o nagkaroon ng player na umalis sa Disney World dahil sa personal na rason. Uulitin ko lang mga idol, hindi na nga po pwede pang palitan ng Lakers si Rajon Rondo ngayong season kahit sino mang free agent player ang may kagustuhan na kunin ang kanyang posisyon sa prangkisa ng Los Angeles Lakers. Malinaw ba lahat mga idol? So yun nga ang ating pinakabagong update ngayong araw na ito patungkol naman sa pagkadali ni Rajon Rondo ng Lakers. Once again mga idol, this is J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at syempre pindutin nyo na rin ang notification bell button sa ating channel para lagi kayong ma-notify sa mga videos na ina-upload ko dito sa ating channel. Syempre mga idol, i-follow at i-like nyo na rin ang ating Facebook page, J-Zone TV. Meron din tayong mga NBA updates doon. So yun lang mga idol, thanks for watching. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.